What's up sa inyo mga bro, this is Bro Moto Vlog PH. So for today's vlog, ituturo ko sa inyo ang kahalagahan ng engine shroud. So ito no, may brand new tayong engine shroud. Kasi iba yung pan cover, iba yung design, pero okay lang yan. Ayan, meron tayong bagong engine shroud. Ito. 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 Ayan, puro bago yan, isang set. Ayan. So, ang engine shroud guys, napakahalaga sa motor natin. Bakit? Alam naman natin na halos lahat ng GY6 ay air-cooled. O sa madaling salita, pinalalamig lang ng hangin. So, meron kasi mga branded na motor, no? Karaniwan sa kanila, naka-water-cooled. So, may radiator na siya, no? Tubig na yung nagpapalamig dun sa makina. So, ang mga GY6 natin, tulad ng mga Rusi, no? Pinapalamig lang siya ng air. So, hangin. So, ito, tulad nito. Fan to. Nakakabit dito sa yan, sa fan cover. Tapos dun sa loob niyan may fan. So, ba't ako magpapalit, no? Kasi alam nyo yung time na pinalitan ko ng block to na 150cc, nung binaklas ko yung engine shroud nya, which is ito, nadudurog na sa sobrang luma na, nadudurog na. So I decided na wag nang ikabit. So ito yung luma kong ano, tsura ng luma ko. Ayan o, ito nyo, kinain na. Oh, may butas ng malaki, oh, kinain na. So, ganito na yung condition ng luma ko. Tapos, ayan. Ito, dahil nga kinain siya, sumasad-sad na dito. Pan cover. So, ito, kakabit ko to. Isang set. Ang engine shroud, kasi sa mga hindi nakakaalam, ito yung plastic na nakaakap sa makina. So, bakit kailangan to? Kasi, itong fan na to, ito, yan, may mga fins, yan, mga ano yan, dyan lalabas ang hangin. Siyempre, pag umikot, parang hélice ito. So, magpuproduce to ng hangin habang umaandar ang makina. So, ito, nakakabit yan sa fan cover, ganyan. Tapos, itong fan cover na to, dito lalabas ang hangin, tsaka dito. Tsaka dito, yan. So, ngayon, itong engine shroud, no, nakaganyan kasi itsura niyan, ganyan. Yan. Nabawa ganyan. Tapos nakaganito rito sa gilid. Yan. So yung hangin na lalabas dito, pupunta dito, iikot sa body nung engine natin. 'Di ba? Ganyan, ganyan itsura niyan, ganito. Yan. Habang umiikot tong fan, po-produce ng hangin papasok dito sa engine shroud. Yan. Tapos papalamigin niya yung makina natin. So, ito, makakaiwas ka sa overheat, no? Tsaka, mas maganda kasi ang performance ng makina kapag ka malamig siya. So, hindi lalata. Kasi kapag ka overheat, guys, lalata yung takbo. At, bukod sa lalata, maraming masisira siya na, possible na masira na parts. At, hanggang sa hindi na siya umandar, no? So, napaka-importante na itong engine shroud, lalo na sa mga air-cooled na motorcycle like Rusi na scooter, no? So, ito, ginagamit ko siya ng walang engine shroud. Okay naman, wala naman akong problema, kaso gusto ko lang talaga na lagyan dahil gusto kong alagaan yung engine ko. Kaya papalitan natin siya, no? Lalagyan natin.
So yan na guys, no. Naipatong ko na tong cover sa ibabaw, ganyan ang itsura niya. So goods na goods, no. Sakto may butas dito kasi manual tensioner na tayo. Ayan. Tapos ito guys, may isang tornilyo yan dito. Medyo dukutin lang siya. Banda dito. Ito. Kung nakikita nyo. So ayan na, binuksan ko yung flash. Nandito sa right side, may tornilyuhan dyan. Ayan nyo, ayun. Yun, medyo dukutin lang siya, no. Papasok nyo tong tornilyo na to. Ayan. Parang ganyan. Mahirap lang siyang tornilyo hinter. Ayan, nakikita nyo naman. Ayan. Yan lang yung isang tornilyo dito sa engine shroud. So, ito, no, update. Nakabit ko na yung tornilyo. Ayan. So, ang susunod natin, ito. Yung sa ilalim. Ayan. Kung anong hirap nung ibabaw, kasi ang dali ng ilalim. Kasi, ipapasok mo lang ito lahat. Ayan. Suksok mo lang. Ayan. Maipasok mo lang sa ilalim lahat. Then, madali na. Ayan, nasa ilalim na lahat. Then, ayan, pagtatapatin nyo na lang yung mga, ano, yung plastic. Ayan. Ayan. Pagtatapat-tapatin nyo na lang. Ayan, no, kung nakikita nyo, ito. Ayan, may parang lock yan. Na kailangan, ito. Ayan. Kailangan pumasok siya doon. Yan, tulad niyan. O, di ba? Nag-i-snap siya mag-isa. Then, may dalawang tornilyo yan. Pagkatapos, ito, yan. Tutornilyohan niya yan. Yan. Tapos, meron din dito sa kabila. Ayan. Ayun. Yan. Tutornilyohan niya rin. Ayan. So, yun, oh. Nakabitan ko na ng tornilyo. Ayan. Tapos, itong kabila, nilagyan ko na lang ng cable tie. Ayan. Kinable tie ko na lang siya. Ayan. Kasi, medyo mahirap nang dukutin yung part na yun. So, ayan. Nakakabit ko na. So, assembling ko na. Ito na lang pala. Ayan. Inalis ko muna to para di sa gabal. Ayan. So ayun guys, no, nakabit ko na rin yung fan cover. So iba na itsura nya. Kabitan natin ang tornilyo. So kabit na natin tong tornilyo. Lumang version daw to, pero okay lang. Walang kaso sa akin. As long as na nagagawa niya yung purpose niya. Na palamigin yung aking engine. Ayan. Saktong higpit lang guys. Hand tight lang. Huwag masyadong Ayan. Yun, no? Firm na firm. So, ganyan ang itsura niyan. Ayos. Ayan, no, guys. So, update. Ito. Ito na itsura niya. So, ito na yung engine shroud, no? Ayan. Compatible. Maayos. At nakompleto ko na, nakakabalik ko na yung tambucho. Yan, carb na balik ko na rin. So assembling ko lang yung wirings para ma-start ko. Wala kasi akong kickstart kasi nasira yung arm, kick arm. Na
nasira yung mga pinion. So ano na siya, hindi na ako makakagat dun sa ano niya, sa ngipin. So ito na, balikan ko kayo. So yun no, ito na, umaandar na. So ito na siya. So papalitan ko rin to guys, airbox to. Harap tayong 24mm type na ano na airbox. So okay naman, maganda naman siya. Bago sa paningin. Kung nagustuhan nyo itong video na to, please like, comment, share, and subscribe. I-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. So, this is Bro Moto Vlog PH. See you on the next vlog.